Magandang araw mga bata. Tatalakayin natin ngayon sa edukasyon sa pagpapakatao 4 sa ika-apat na markahan, module 2 ay tungkol sa mga hayop na ligaw at endangered, kalingain at alagaan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, atin munang balikan ang nakaraang aralin. Panutok, pagmasdan ang mga sumusunod na larawan, iguhit sa sagutang papel ang masayang mukha kung nagpapakita ng pagpapahalaga sa kapwa at iba pang likha ng Diyos at malungkot na mukha naman kung hindi. Unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Pang-apat na larawan. Panglimang larawan. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para sagutin ito. Atin ang sagutan. Unang bilang, kung ang sagot mo ay masayang mukha, tama ka. Pangalawang bilang, kung ang sagot mo ay masayang mukha, tama ka. Pangatlong bilang, kung ang sagot mo ay masayang mukha, tama ka. Pang-apat na bilang, kung ang sagot mo ay masayang mukha, tama ang sagot mo. Para naman sa ikalimang bilang, kung ang sagot mo ay malungkot na mukha, tama ang sagot mo. Tama ba ang lahat ng sagot mo sa ating balik-aral? Kung opo, palakpakan mo ang iyong sarili. Mahusay, naunawaan mo ang ating aralin. Maari na tayong magsimula sa ating bagong aralin. Makinig at unawain ang maikling kwento. Ang pamagat ay ang paglalakbay sa Manila Zoo. Isang araw, maagang gumising ang magkapatid na Julia at Jose upang mapaghanda sapagkat field trip nila sa Manila Zoo noong araw na iyon. Ang lahat na mag-aaral ay nakarating sa tamang oras kung kaya'y masaya sila nagtakbay sa kanilang patutunguhan. Isang sandali pa ay nakarating na sila sa Manila Zoo. Bago sila bumaba ng bus, nagbigay na isang paalala ang kanilang guro na kung ano ang dapat at hindi dapat nilang gawin upang maayos na makapasyal sa loob ng Manila Zoo. Pagkamangha at pagkagulat ang naramdaman ng bawat isa sa nakita nilang mga hayop na ligaw tulad ng spotted deer, Philippine eagle, tamaraw, pan-turtle, tarsier, crocodile, at marami pang iba sa loob ng Manila Zoo. Ipiniliwanag din ng kanilang guro ang iba't ibang pamamaraan ng pag-aalaga at pagkalinga sa mga nabanggit na hayop na ligaw. Ipinaalala rin sa bawat isa na nararapat lang na mahalin na talaga ang mabuti ang mga endangered animals. Maaari silang protektahan sa pamagitan ng sumusunod. Una, matuto na higit patungkol sa endangered animals sa inyong lugar. Pangalawa, bisitahin ang isang pambansang kalungan para sa mga wildlife, parke o iba pa mga bukas na espasyo. Pangatlo, gawin ang iyong bahay na wildlife friendly. Pang-apat, magbigay ng tirahan para sa mga hayop sa pamamagitan ng pagtatanim ng katutubong halaman sa inyong bakuran. Pang-lima, iwasan ang paggamit ng herbicides at pesticides. Pang-anim, maging mabagal kapag nagmamaneho. Pang-pito, mag-recycle at bumili ng napapanatiling mga produkto. Pang-walo,
huwag bumili kailanman ng mga produktong ginawa mula sa nanganganib ng maubos na hayop o endangered animals. Pang-siyam, iulat o i-report ang anumang pagdidikit o pagbaril ng endangered animals. Pang-sampu, protektahan ang tirahan ng mga hayop, paniwalag ng kanilang. Sa pagkakataong ito, ang mga bata naman ay mahusay na nakinig sa pagbabahagi ng kaalaman ng tour guide sa kung paano nakatutulong ang bawat isa upang protektahan ang mga endangered animals. Ipinaalala ang sumusunod. Una, ipaalala sa kanilang mga magulang na dapat bilhin ay mga environmental-friendly goods tulad ng non-toxic cleaners upang maiwasan ang pagkalaso ng sapa, ilog, at karagatan. Ang mga toxic cleaners ay maaari ding maging dahilan sa pagkamatay ng mga hayop. Ikalawa, iwasan ang pagbili ng mga produkto na yari sa balat ng hayop. Ikatlo, at higit sa lahat ay pasalamatan ang iba't ibang samahan na sumusuporta sa pagprotekta ng mga endangered animals. Umuwi na may ngiti sa mga labi ang bawat isa, sapagkat marami silang natutunan sa isinagawang field trip sa Manila Zoo, mga endangered animals na nakita nila sa Manila Zoo. Ano-ano ang natuklasan ng magkapatid na makarating sila sa Manila Zoo? Tama! Ito ay iba't ibang endangered animals at kung paano sila mapangalagaan. Sa anong pamamaraan, inaalagaan at kinakalinga ang mga hayop na digaw at endangered animals? Tama! Matuto ng higit pa tungkol sa endangered animals sa inyong lugar. Magaling! Bisitahin ang isang pambansang kandungan para sa mga wildlife, parke o iba pang mga bukas na espasyo. Mahusay! Gawin ang iyong tahanan na wildlife friendly. Magaling! Mabigay ng tirahan para sa mga hayop sa pamamagitan ng pagtatanim ng katutubong halaman sa inyong bakuran. Tama! Iwasan ang paggamit ng herbicides at pesticides. Magaling! Maging mabagal kapag nagmamaneho. Wasto! Mag-recycle at bumili ng napapanatiling mga produkto. Tama! Huwag bumili kailanman ng mga produktong ginawa mula sa nanganganib ng maubos na hayop o endangered animals. Mahusay! Iulat o i-report ang anumang pagigipit o pagbaril ng endangered animals. Magaling! Protektahan ang tirahan ng mga hayop. Sa iyong palagay, tama bang alagaan at kilingain ng mga hayop na ligaw at endangered animals? Bakit? Ang sagot ay, opo, tama pong alagaan at kilingain ang mga hayop na ligaw at endangered animals upang sila ay maprotektahan. Magaling mga bata, tunay ngang naunawaan nyo ang kwentong napakinggan. Para sa ilapat natin, gaano kadalas ang pagpapakita mo ng proprotekta, pagkalinga at pangangalaga sa mga hayop, kabilang ang mga endangered animals? Isulat ang oo, madalas at hindi sasagot ang papel. Ginagawa mo ba ang mga ito? Para sa unang bilang, ibinabahagi sa aking kapamilya, kaibigan at ibang kilala ang mga kaalaman tungkol sa wastong pagprotekta at pangangalaga sa mga hayop kabilang na ang mga endangered animals. Bayo, madalas o hindi mo ginagawa? Pangalawang bilang, nanonood ng iba't ibang programa sa telebisyon
tungkol sa pangangalaga ng mga endangered animals at wildlife. Ito ba yung madalas o hindi mo ginagawa? Pangatlong bilang. Iniiwasang bumili ng mga kagamitang gawa sa balat ng hayop. Ito ba yung madalas o hindi mo ginagawa? Pang-apat na bilang. Nakikilahok sa programa na iyong lugar at paaralan tulad ng tree planting upang magsilbing tirahan ng mga hayop. Ibayan ko, madalas o hindi mo ginagawa. Panglimang bilang. Iniiwasang bumili ng produktong ginawa mula sa nanganganib ng maubos na hayop o endangered animals. Ibayan ko, madalas o hindi mo ginagawa. Para sa susunod na gawain, tukuyin kung ang sinasaad ng larawan ay nakabubuti o hindi. Ipaliwanag ang sagot at isulat sa sagotang papel. Ito ay ipapasa sa paaralan o sasagot sa Google Form. Unang bilang, tree planting. Makabubuti o hindi makabubuti? Pangalawang bilang, pag-rescue ng wild animals. Makabubuti o hindi makabubuti? Pangatlong bilang, dynamite fishing. Makabubuti, hindi makabubuti? Pang-apat, pagtapon na nakalalasong kemikal sa mga sapa, ilog at dagat. Ito ba'y makabubuti o hindi makabubuti? Panglimang bilang, produktong gawa sa balat ng hayop. Makabubuti o hindi makabubuti? Para sa huling gawain, ito ay ipapasa sa paaralan o sasagot sa Google Form. Piliin ang angkop na salita sa loob ng panaknok upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang sagot sa sagotang papel. Unang bilang, nangangailangan ang mga hayop ng atensyon, pagtatakwil, pagpababaya at pag-aaruga mula sa atin. Pangalawang bilang, ang pagmamalupit, pagmamahal, debosyon sa mga hayop ay nangangahulugang brutal at masamang pakikitungo sa mga hayop. Pangatlong bilang, ang mga nalipol, namatay, nanganganib na mga hayop ay nangangahulugang mga hayop na malapit na mawala kung hindi natin sila ililigtas at pangangalagaan. Pang-apat na bilang, anso, paralan, gubat ay isang lugar kung saan pinangangalagaan ang iba't ibang mga hayop. May mahalagang parte itong ginagampanan upang mapangalagaan ang mga endangered animals. At ang panglimang bilang, isa sa mga nanganganib na hayop sa Pilipinas ay ang pating, agila, dolphin.